Lord, si Jesucristo'y nabuhay na nalig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po'y unang araw ng Mayo. Nais nating parangalan ang Ama-amahan Jesus, ang halimbawa ng mga manggagawa, si San Jose, ang asawa ng mahal na Birheng Maria. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio at sa Puong San Jose para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Natatanging panalangin para sa Kapina family, lalo higit kay Miyake sa kanyang mga intensyon. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa ng tanang umiiral at ang nagtakda sa batas ng paggawa para sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na maganap namin ang mga gawaing inyong inatas at makamta namin ang gantimpala ng iyong ipinangako sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala ng mga isda, mga ibon,
at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-anim na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng anim na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikatlong araw at itinangi sapagkat sa araw na ito ay nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang. Hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang hindi kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, Poon, titiisin yaring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit, ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang
ng Panginoon. At sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalanin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Huli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kasama natin na mga kababayan mula sa iba't ibang bansa. Natatanging panalangin para sa mga lagi nating kasama tuwing alas 7 ng umaga na misa, ang mga nakikinig sa opisyal na himpilan ng radyo, 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga Karatig Lalawigan. Ano pong pakiramdam ninyo kapag mayroong mas magaling sa inyo? Yung kapag ka sa isang araw may maglalagay ng tarpaulin sa gate ng inyong kapitbahay, congratulations, Attorney Jose de la Cruz, bagong lawyer. O kaya ay yung inyong kapatid nagpahanda sa inyo dahil malaki ang sweldo. Anong pakiramdam ninyo kapag ka mayroong mas magaling at alam ninyong mas nakakaangat sa inyo? Kayo gahi, ano, nakapikit kayo dahil kayo nag-iisip o nakapikit kayo dahil alam nyo kung marinig ang aking sasabihin? Nakakatuwa eh, karami natin ngayon. Salamat sa Diyos, holiday. O, ramdam ho namin yan dito sa pambansang Dambana kapag holiday. Maraming sumisimba. Ay malas ninyo, ako ang nakapagmisa ngayong umagang ito. Anong pakiramdam kapag ka alam mong mas nakakaangat ang iba? Minsan kahit hindi natin aminin, naiinggit. Dige, kapag ka may bago kang rep na deliver, kakaangat-angat ka eh. Tanya ang sasabihin ng inyong kapitbahay. Mukha namang yan ay utang sa Bombay. Yan ay nakachambalaang. Minsan naiinggit tayo sa magagandang nangyayari sa ibang tao. At ang agad nating sinasabi, wala akong ganoon. O halimbawa, nagpangita kayo ng iyong kumare. May bagong arilyos. Napakaganda ng hikaw. Kuy, mapapahawa ka sa iyong hikaw. Parang nangangatin na ang tenga ko din sa akin lumang ari. Eh, makabili na kaya ng bago. Minsan kapag ka may mas magaling sa atin, nabubuo sa atin ang inggit, sana mayroon din ako, kukuha din ako noon. At minsan ang inggit, nagiging galit, nagseselos ka, bakit mas malaki ang sweldo ng aking kapatid? Bakit mas malaki ang isinusulit niya sa inay? Kaya naman ang inay,
kapag ka nauwi kami sa amin, agad nang may timplang juice ang aking kapatid, samantalang ako hindi maalok ng tubig. Eh, mas malaki ang isinulit eh. Anong pakiramdam mo kapag may mas magaling sa iyo? Ang mabuting balita ngayon, ibinibigay ang kwento ng mga kababayan ni Jesus, mga kapitbahay niya. At alam nilang si Jesus gumagawa ng himala. Nakikilala na si Jesus. Ay tanyo, anong sabi ng mga kapitbahay? Saan ka ikakinuha na yan ang kanyang kaalaman? Bakit ganang napakagaling niyan? Ay di kaya ang tatay niyan ay karpintero lamang? Doon pumasok si San Jose. Ngayon ay ginugunitan natin si San Jose, ang halimbawa ng mga manggagawa. Pagpasalamat ninyo. Dahil kay San Jose, walang pasok ang May Iwan. Digay, nakapahinga kayo. Sapagkat si San Jose, ang huwaran ng mga lahat ng nagtatrabaho, lahat ng nagsisikap ng maayos. Sapagkat may mga nagtatrabaho upang kawawain ang iba. May mga nagtatrabaho upang matahin ang iba. Hindi ganoon si San Jose. Baka isipin ninyo, karpintero lang naman si San Jose. Nung panahon ni Jesus, kapag karpintero ka sa iyong bayan, ikaw ang gumawa ng lahat ng bahay sa inyo. Pero ang sabi ng mga kapitbahay, hindi kayo naman itagarito lamang. Yan ay anak lamang ni Maria eh. Sangga kinuha niya ng kanyang kaalaman? Baka yan ay nakatsambalaang naiinggit din sila. Sapagkat mayroong mas magaling sa kanila. Mas maganda pong tugon kapag ka may nararanasan tayong bakit parang may mas magaling sa akin. Maging masaya po tayo. Maging masaya tayo na may mga kababayan tayo nakakaangat sa buhay. Di kayo kamakailan, lagi ninyong napapanood ang Diwata Pares. Oh, tanyo, alam din ninyo. Oh, alam niyo kung saan ang galing si Diwata? Sa ilalim ng tulay, nagsikap. Ngayon, sandamakmak ang kumakain sa kanya, hinuhuli pa ng mga pulis. Nakaka-traffic. Kapag kaganyan ang ating mentalidad sa mga umaangat sa buhay, hindi tayo mga Kristiyano. Maging masaya ka sa mga nakukuha ng iba. Maging masaya ka na may mga taong nakakaangat at nakakatulong sa iba ang kanilang pag-angat sa buhay. At alam niyo anong maging mas magandang tugon? Maging inspirasyon mo. Gusto ko ring maging ganoon. Magsisikap din ako. Gusto ko ring makabili ng bagong TV. Mag-iipon ako. Gusto ko ring magkaroon ng bagong damit. Pagsusumikapan kong magkaroon. Hindi iyong sisiraan mo ang mga taong mayroon. Alam po ninyo kung bakit pumapasok ang inggit sa tao? Dahil ang nakikita natin, yung wala tayo. Hindi natin makita yung anong meron tayo na kailangan mong ipagpasalamat. Hindi kinilala ng mga kababayan si Jesus. At yun ang tanong sa atin, magiging masaya ka lamang sa kaginhawahan ng iba kung kilala mo si Jesus. Kilala po ba ninyo si Jesus? Sagot ho kayo. Eh, nakatingin lang sa akin. Kilala ninyo si Jesus? Oh, kilala natin eh, di ka? Kaya nga tayo nasimba eh. Dahil gusto nating magpasalamat kay Jesus. Pero tingnan ninyo. Kilala natin si Jesus, pero napakahirap mong maging mabait. Kilala mo si Jesus, pero napakataray mo pa rin naman. Kilala mo si Jesus. Tawa rin mag-asawa eh.
Sabi ni tatay, sabi sa iyo eh, ano, huwag kang bungangera eh. Ayan. Kilala mo si Jesus. Simba-simba ka. Pagising naman sa umaga, bunganga muna ang naririnig sa inyo. O, diga? Paano mo sasabihin kilala mo si Jesus? Kung kilala mo si Jesus, susundan mo unti-unti ang kanyang mga turo at aral upang ang kabaitan ay mapas sa iyo nang sa gayon ay maging masaya ka sa mga ibang taong nakakaangat sa buhay at mas magaling kaysa sa iyo. Tanging si Jesus ang magkakaloob sa iyo ng kagandahang loob upang sa pakikitungo mo sa kapwa maging maayos. Sabi po ng Aral Batanggenyo, ang lokal na katisismo dito sa Batangas, number 135, tanging si Jesus ang daan ng pagbalik natin sa Ama sa ating pagkilala sa Kanya. Kaya nga po, magkakaroon ka lamang ng kasiyahan, magkakaroon ka lamang ng katiwasayan, magiging kontento ka lamang sa kung anong mayroon ka kapag ka nakikilala mo si Jesus. Pag hindi mo talaga kilala si Jesus, lagi kang maiinggit sa iba. Lagi mong titingnan ang wala ka. Lagi mong sisiraan ang ibang umaangat sa iyo. Kapag ka nasa iyo si Jesus, unti-unti mong mararamdaman na kailangan mong magsumikap upang ang kasiyahang mayroon din ng iba, magkaroon ka sa pamamagitan ng iyong pagsisikap. Mga minamahal, ngayong sinisimula natin ang buwan ng Mayo habang pinararangalan natin si San Jose, ang halimbawa ng lahat ng mga manggagawa. Hilingin ninyo kay Jesus mamaya sa banal na komunyon na inyong tatanggapin, inyong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang pusong kumikilala sa iyo upang sa aking pagkilala sa iyo, mapatuloy kita sa aking buhay. Nang sa gayon, ako'y magkaroon ng isang pusong maayos, mabait, mapagmahal, isang pusong nagiging masaya sa pagtatagumpay ng aking kapwa. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmulan ng tanang kagandahang loob. Tunghayan mo ang aming mga alay na inihahain. Ngayong ang poong San Jose ay ginugunita namin para mo nang awang pagbigyan ng aming kahilingang kami naway itaguyod at tulungan ng mga handog na aming iniaalay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ngayong aming ginugunita si Poong San Jose ang halimbawa ng mga manggagawa. Niloob mong magpakasal kay Mariyang Birheng Mahal, si San Jose'ng maaasahan at sa pananagutan, upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal, at para sa kanila si San Jose'y naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana na sa kaitaasan. Po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ng Poong San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus lamang ang dahilan ng pagtitipong kaming malalakbay sa Kanya.
di man karapat dapat kami manlalakbay, tanggapin mo ang aming payak na alak. Sa panalangin ng aming reyna at ina, dalhin kami kay Jesus ang aming buhay. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa, salamat po sa inyong handog. Tanggapin mo't gawin, tinapay ng buhay, pagkain sa amin, kaluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong bigay sa amin ang kalakasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang, ay tumanggap nawang lubusan ng bungang walang maliw na kapayapaan sa pagtataglay namin ang katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban, ayon sa halimbawa ng Poong San Jose, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan.
puso ay nagsisisi, nagtitikang taintiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagdalaw sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating simbahan, may makikita kayong mga QR code. Pakiskan at pakilagay ng inyong ng ilang hinihinging detalye tulong sa ating documentation program upang maisaayos ang mga datos ng mga pilgrims at devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act ng 2012, iingatan namin ang inyong mga private informations. Ang inyong tulong at suporta ay malaking bagay para sa pagtatagumpay ng proyektong ito. Ngayon pong Sabado, ang unang Sabado ng buwan, tayo may pagpaparangal sa Mahal na Birhen ng mga biyaya. May prosesyon sa 5 ng umaga, magsisimula sa May Fountain of Hope. Sa mga sasama, kayo po'y inaasahang magdadala ng mga kandila. Maraming salamat sa inyo ang ating sunod na misa mamayang 10:00 ng umaga. Inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan ng panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po isa natatanging pamamaraan, ipagdadasal natin ang lahat ng mga manggagawa, lahat ng mga nagtatrabaho para sa kanilang mga pamilya at sa kanilang mga responsibilidad. Ama naming makapangyarihan, basbasan ng iyong mga lingkod na nagsusumikap upang makapaghanap buhay. Kami po'y dumadalangin sa pamamagitan ng Poong San Jose, ang halimbawa ng mga manggagawa. Bigyan lagi kami ng lakas ng katawan, liwanag ng kaisipan, ilayo po sa lahat ng kapahamakan. At sa iyo pong pamamagitan, gayon din sa panalangin ni San Jose, pagkalooban kami ng biyayang aming kinakailangan at ng karunungan, gayon din ang mga diskarte sa buhay upang ang aming pagtatrabaho, paghahanap buhay ay maging naaayon sa iyong kalooban. Gawin lagi na kami sa araw-araw ay maging ligtas, upang sa aming paghahangad na makaangat sa buhay, pagkalooban din kami ng kapanatagan at ng kasiyahan ng aming puso. Ang lahat ng ito'y aming idinadalangin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Maraming salamat sa lahat ng ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, pagsumikapang maghanap buhay sa ngalan ng pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.